Good morning, Johnson at Jeff. Magandang umaga po sa lahat. Mabuti naman po. Opo, una-una, Colonel, yung 40,000 sundalo pong i-deploy natin, nasan po ang pinakamalaking concentration niyan? Sa ngayon, no, ang pinakamadami ay nasa Mindanao area, no? Kasi nandyan po ang na-identify ng COMELEC kung saan madami tayong grave concern na areas. So, yan po ay nandito po sa Mindanao. Although, meron din po in almost all regions, opo, meron po tayong nakadeploy. Kasi halos lahat ng regions na-identify ng COMELEC na merong grave concern na area. Mm-hmm. Colonel, although hindi naman nabago sa atin ang election at may mga nakadeploy po talagang sundalo, pero para ho dun sa mga ikangay, syempre bagong butante, ano ba aasahan po natin sa visibility ng mga sundalo? Yan ba mga sundalo pong yan ay armed pagka nakadeploy sa mga polling places or paano po ba? Yes, Johnson, no? ang AFP kasama ng PNP, kami po ay na-deputize, no, ng COMELEC. At kami ay gumawa ng Joint Peace and Security Coordinating Center kung saan magsasama-sama kami para ma-ensure, no, na lahat ng mga kababayan natin coming May 9 makapagboto, no? We want to ensure na magkaroon tayo ng secure election both national and local in support to COMELEC, no? It is the physical security po, no, ng election ng aming pakay, no? Mm-hmm. Para mga kababayan natin hindi maharas ng kung sino mang mga masasamang elemento. At the same time, confident sila pumunta sa mga polling precincts, makaboto at makauwi ng na safe. So yan ang ating objective, no, Johnson. Opo, Colonel, hanggang saan po ang sundalo dapat nakapwesto lang? Sila ba'y pwede hanggang sa pinakamalapit na polling precinct or pwede bang pumasok sila hanggang sa loob? Sa ngayon, no, nasa labas lang po tayo. Our duty is the physical security ng activity, no. So kung merong isang lugar na sa isang polling district at ito ay considered grave concern, opo, we will just be outside or kung saan man tayo kailangan ng COMELEC. Kailangan natin tandaan na ang AFP at PNP ay deputized ng COMELEC and we will only follow their lawful orders para sa amin during this election. Opo. Magkatuwang po ang AFP at ang PNP sa latag ng security. Halimbawa, kung merong tension sa isang particular na polling precinct, sino unang mas dapat nalalapitan? Is it the PNP or AFP? Joint na po kami, no? Joint. So kahit sino po sa amin, we can respond, no? Nakalimutan ko, no? Kasama rin po namin ang Philippine Coast Guard, no? Opo. So tatlo kaming deputy. Kahit sino po sa amin, pwedeng lapitan, at we will assist kung ano man ang kailangan nila. Opo. Colonel, pwede bang mang-aresto ang mga sundalo nang manggugulo sa mismong araw ng halalan? Ang duty po natin is to support the PNP, no? Ang law enforcement function ay nasa PNP, no? Kaya tayo nagkaroon ng Joint and Peace and Security Coordinating Center para palagi tayong magkasama, no? So, ang PNP, ang primary duty nito is sila ang pwedeng gumawa ng law enforcement operations habang, opo, tayo ay susuporta sa kanila. Opo. Colonel, siguro nasagot niyo naman na ito dati, pero para lamang ho sa kapakanan ng mga nanonood sa atin, ang AFP po ba ay may natanggap na kautusan na pwedeng mang-aresto ng sino mang kritiko ng COMELEC? Wala po. No? Wala po. Wala po tayong natanggap na anong kautusan. At pwede bang mang-aresto ang AFP kung halimbawang may kritik po ang COMELEC? Like I said, no, we will support the PNP, no. Ang PNP tamang ang organization na may law enforcement function. Ang function ng AFP ay to support law enforcement. Kung meron po silang arrestuhin at hindi nila kaya, saka lamang kami tutulong to assist, no. Ang pinaka duty po natin is to support law enforcement. Opo. Colonel, maiba ho ako, kumusta ang naging turnout ng local absentee voting na ating mga sundalo? Sa ngayon, no, naghihintay pa tayo ng resulta, no? Pero for the past 3 days last week, nagkaroon tayo ng pagkakataon na yung ating mga sundalo na nakapag-register nung March 7 na makapag-boto, no? So, sa ngayon,
ang na-accept ng COMELEC is about almost 34,000 of our members ng Armed Forces of Philippines. Majority ay Philippine Army, halos 30,000 ang Philippine Army bumoto. Merong Philippine Air Force at Philippine Navy, no? Itong mga to ay about 40,000 troops ito. More or less ito po ang gagamitin natin sa election, no? Sila po ang ma-deploy in support of the PNP sa various operations such as check pagkakandak ng between now and the election, pagkakandak ng checkpoint to ensure na no one is violating the gun ban at walang makapaggalaw ng mga masasamang elemento na freely, no, na makakapag-contribute sa kaguluhan sa election. So, inaasahan natin na itong 40,000 kung kinakailangan dadagdagan natin. We have enough forces, no? So, ang utos ng ating chief staff na si Jair Andres Centeno, we will have two modes, no? We will have the election mode wherein personnel who are designated to do election mode will support the PNP and the COMELEC. And you will have combat mode, no? Yung combat mode, tuloy-tuloy natin, hindi titigilan, na subuin ang New People's Army, ang mga local terrorist group katulad na Abu Sayyaf, at other private armed group. Alright. Colonel, maraming salamat sa oras po ninyo. Maganda umaga ho at mag-iingat po kayo. Maraming salamat, Johnson. Magandang umaga po sa inyo. Thank you po si AFP spokesperson Colonel Ramon Zagala.